إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله dadako tayo sa araw na ito sa huling mad natin pag-aaral natin sa lengthening or long may sabihin ng mad long or lengthening mad sila ibig sabihin ng sila ito ay connected, kumukonnect ito either na minsan hindi siya kumukonnect. Pero kapag kumunek siya, tinatawag siyang sila. Ibig sabihin, kung bakit ito tinawag na sila, ito kasi ay unang-una ang kumukonek na ito ay hindi siya part o part ng original na words. Hindi siya part ng original na words, no? Ipakita muna natin ito para maunawahan ninyo bago ko umpisaan ang ibig ko sabihin siya Allah. So, ang kumukonek na ito ay ang makikita niyo sa banal na Quran ito yan at saka yung wow na maliit. So, yan ang kumukonek. Actually, ibig sabihin dito, part ng original na word, pag kumunek ito, no? Hindi siya part, pero makikita mo, anong benefits siya, bakit siya biglang lumilitaw pa, anong benefits, din naman siya part ng words, hindi siya part ng meaning ng words. So, anong benefits niya? To beautify the Quran. See, makikita mo ang kaibahan ng Quran. So, makikita mo ang miracle ng Quran. See? So, ganun talaga ang Quran, alhamdulillah, kakaiba ito, no? Okay, like for example, ito lumalabas sa halimbawa, being. Sabihin natin, being. Okay, being. So makikita niyo sa banal na Quran, ganun yan. So what is that equivalent? Equivalent ito ng niya. So, ibig sabihin, being. Pero makikita niyo ang sign, ito siya. So dito naman, ay makikita niyo halimbawa, lahu. So makikita niyo maliit na wow doon sa baba. So mabasahin ito, lahu. Bihi, like for example na parang magtabihi ang pagbabasa niya. Hu, u, a, i. Pero walang a itong madsila. Kundi ito ay wow at saka ya lamang ang lumalabas. Ya at saka wow. Minsan wala, minsan nandyan. Malalaman nyo ang rules nito kung insyaallah kung paano ito hindi dapat lumitaw, kung paano ito lilitaw. Ha? Okay. Una, kaya nang sabi ko, hindi ito mga part ng mga letter, ng mga words, ng mga original. Yan ang original. Lahu means belongs to him. See? Actually, ito ay li. See, nakikita nyo ang grammar, sa grammar ito. Actually, yan ay li. No, li. Because dahil masagwang pakinggan, mahirap bigkasin, lihu at pangit. So, itong li na ito, ginawa itong la. Pero actually, alam nyo ito, li preposition, belongs, no? Sa kanya, to him, belongs, no? Pag-aari. Nino, who? Sinong who? Siya, pag-aari, aari, niya. So, ibig sabihin, lihu, ito ay lahu. Itong lahu, ito ay lihu. So, ito ang origin. So, ito ay singular. Singular lamang yan, pag-isahan lamang yan. Pero dahil, makikita mo itong wow, actually, pag ginagamit natin ng wow, ay lumilitaw kung misan, kung titingnan natin ang sakin pronoun, ito lumilitaw na plural. Pero ibig sabihin ba ito yung plural? No. Ito ay singular pa rin. Kaya sabi natin, hindi ito sakop ng original na words. Ito ay mga lumilitaw lamang bilang sila o madda sila to beautify the Quran, to show you the miracle of Quran. Alhamdulillah.
So Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na maalam kung ano ang marami o mayroon pang wisdom sa bagay na ito. So hindi siya part ng original na words na ito, no? Okay, hindi sila part. Ito namang bihi, actually ito ay bihu. Bihu, because who is huwa? Huwa. So huwa means ito ay second pronoun. So who, third person in grammar Arabic, ito ay third person kung tawagin natin ito. Ito ay nasa ta I think tinatawag nila ito sa third person ito, no? Hindi ito first person, hindi tulad ng English, alam ko. Ito ay third person ng huwa, whom, he, then at saka her, they two, no? They two, her. So ito ay, alam ko sa Arabic, ito ay third person. Kung Arabic natin, kasi ang plural sa Arabic, three, hindi two, hindi katulad ng English. So they two, sa English tapos na. So sa Arabic, no, hindi ito plural, ang plural three or more. So huwa, huma, whom. Huwa means siya, huwa, silang dalawa, whom, silang lahat. So ibig sabihin, lahum ito, kapag plural hindi lahu. So ibig sabihin ito ay hindi part ng lahu or lihu, the original word is lihu. So ito ay pampahaba lamang ang mga sinasabing magsina na ito at saka why. See, makikita sa word, maliit lang na waw yan ang nakalagay sa pampahaba ng damma. Okay? So ito ay tinatawag na magsina. Ibig sabihin, kung titingnan natin, hindi sila parang matabi. Kung titingnan natin parang matabi dahil damadama ay why. Pero ang totoo, sila ay di bahagi ng words, originally words. So sila ay tinatawag na madsila. Kumukonected lang sila bilang pampahaba. No? Hindi katulad ng mga matabi. Ito talaga ay sa grammar. Kasama talaga ang mga waw na yun. No? O mga ya, o mga alit, mga madang ito. So dito, nakikita nyo ito. Lumilitaw ito sa Quran. Aalamin natin ang rules kung paano sila hindi dapat lumitaw. Kung paano sila dapat lumitaw. Pero bago ko sabihin, pwesahin ito, mayroon tayong dalawang sila. Ang sila, ang una ay ang sila sugra at ang sila kubra. Ibig sabihin, mayroon mas mahabang pag-connecting nito, mas mahaba ang pagmamabibigay ng mad or greater connecting or lesser connecting or connective. Mas mababa ang lesser connective. Pag sinabi natin lesser connective, na sinasabing silam sugra, ito ay two counts lamang. Like for example that, lahu, bihi. So ito ay sinatawag na sila sugra. So ito ay tinatawag lesser connective, mababa. Ang pinakamababa ay dalawa, lahu, bihi. So pag tinawag natin silatul kubra, ito ay greater connective. Ibig sabihin, magkakaroon ito ng madda. Nagkakaroon niya ng madda. So ibig sabihin, either na 4 counts or 5 counts or 5 bits, 4 bits, lahu or bihi. Kailan ito nagkakaroon ng ganyan? Aalamin din natin ito. Pero tandaan ninyo, ang mga itong waw na ito at ya na ito ay lumilitaw lamang sa hulihan nitong sign ng hana ito. See? Diyan lamang sila lumilitaw, wala ng iba. At of course, ito ay singular, hu, at sa male, lalaki, huwa. Hu, lahu. Ha? Ito ay bihu. Ito ay bihu, ginawa itong bihi dahil masamang pakinggan ang bihu at mahirap i-recite. So pinaganda, pinadali, bihi. See? Pero ang totoo niyan, ang original word, bihu, with him. With him, with bihu. B is with. Who is him? Niya, sa kanya. Okay? So, bihi. So makikita natin, dapat sumulitaw lamang ito sa mga hana ito. Hindi sila maaaring lumitaw kanino paman. Dapat unang-una, makikita nyo, itong mga huna ito, age na ito, na kung saan, parang tamarbuta, ito ay hamarbuta, na kung saan ito ay singular male, huwa. Diyan sila lumilitaw sa singular male ng hu. Ito ay bihihi, ito ay hu. So, diyan sila lumilitaw. Okay? Set? Okay. Now, okay? Then, para lumitaw ang mga ito, para lumitaw ang mga yaan, dapat na sa pagitan sila ng vowels ng dalawang words. Okay? Mamaya, magbibigay tayo ng example. O gusto nyo mag-example tayo? Okay. Magbigay tayo ng example dito sa sugra. Magbigay tayo ng sugra, yung mababa lang 2 count. Okay? 2 count. Like for example, ma-la-hu. Okay? Ma-la-hu. Okay? Actually, ito ay li. Lihu. Okay?
So malaho. Now, so makikita nyo ang na, mayroon siyang bawel. Sabi ko, lumilitaw yon, dapat ito, ito, ito dapat ay nasa pagitan ng dalawang bawel, itong ha na ito. Dapat nasa pagitan ng dalawang bawel sa isang words at isang words ulit. Dalawang words yan. Sa isang words na kasama niya, itong kasama niya, at sa susunod na words. Sapagkat ito'y lumilitaw lamang sa hulihan ng words. Hindi yan lumilitaw sa gitna o sa unahan. Actually, lumilitaw lang ang hanayaan sa hulihan ng words. Kaya ito ay sa huli siya. See? At titignan mo ang unang words kung meron din siyang bawel. Ibig sabihin, nasa pagitan siya ng mayroong dalawang bawel. So, wama lang hu, wama kasab. Okay? Kasab. Wama lang hu, wama kasab. Now, titignan natin, kasama ito, ma lang hu, okay, lahu, magkasama. So, okay, isang words ito. Actually, dalawa ito, binuntuhin, pero magkasama sila. So, ito ang susunod na words, wa at, okay, conjunction. Okay, so makikita nyo, itong hana ito, mayroon siyang napagitan ng dalawang vowels. Yung a at saka a. So, ibig sabihin, may vowels, pero may letter, of course, hindi naman mawawala ang letter. No? So, nasa pagitan siya ng dalawang vowels itong huna ito. Even na itong he. Ganon din. Ganon din. Even na ang he. Nailangan na sa pagitan sila ng dalawang vowels itong h na ito na mayroong who or he. So kapag nasa pagitan ito ng dalawang vowels na nakikita nyo ang a, ito, ito siya. Tapos na sa sulod niya, ito, nasa gitna siya. See, nakita nyo, nasa gitna sila ng dalawa. May vowels sila. So dito lilitaw yung ang w. Ganon siya lilitaw. So kung w yun, w, kung i siya, ay ang ipalala, ito ang palalabas ninyo na pampahaba. So magbigay tayo po example dito. For example, ummihi. Okay? Ummihi. Okay. Ummihi. Okay? Actually, yan ay ummuhu. Ummuhu. Huwa. So dahil masagwa na pakinggan, hindi match. Ummu. Ummihu. Ang match ng kasra, alam natin, ya, ang pampahaba. See? Ummi. Di ba? Gumaganda yun. Ummihi. So, ummihu, actually yan ang original niya. Ummihu. Hu means siya. Siya. Okay? Huwa. Okay? Third person. Singular. Male. Okay? So actually yan ay ummihu. Pero dahil ang kasra, ang kanyang pagpaganda, o pampahaba, ang madda, o pampaganda, ay kasra din. Or ya. Kaya ginagawa itong ang hu, ginagawang ummihi. Like for example, bihu, dahil pangit, so, ginagawa rin bihi, pero actually, alam nyo, bihu yan, o, at saka ummihu. Yan ang totoo niyan. Yun ang root talaga, original letter niyan. Okay? Original words. So, ummihi. Ummi. Anong una? U. Okay. Anong kasunod ng U? Sukun M. Now, anong kasunod na sukun M? M at saka kasra. May vowels? Wala. Mayroon. Now, titignan natin ang kasunod niya kung mayroong vowels din. So, like for example, ummihi wa abi. Okay? Wa abi. Okay? Wa abihi. Okay? See? Ummihi wa abi. Okay? Nasaan ang H? Yun. Mayroon ba ang vowels ang una niyang letter? Meron. M-I. Ummi. Okay? Ang kasunod niya may vowels ba? Meron din. Patha. So, ibig sabihin nakaipit siya sa dalawa may vowels sa isang salita, isang words at sa kasama niyang words. So, lilitaw dito ang Y na yan. So, pabasahin niyo ito. Wa ummihi. Double count. Wa malahu wa ummihi. So, alam niyo ngayon kung paano ito lumilitaw. See? Dahil sa nakaipit siya sa mayroong dalawang vowels itong hana ito. Nakaipit siya sa mayroong dalawang vowels. Okay? Mayroon siyang nakaipit. At tandaan ninyo, dapat hindi niya kasunod ang hamza nito. Hindi niya kasunod ang hamza. Dahil kapag kasunod niya ang hamza, ha? Kapag kasunod niya ang hamza, mag-iiba ang kanyang madda or kanyang elongation. So now, kung titigil tayo, wa ummi, magkakaroon ba ng madda? See? Hindi magkakaroon ng madda dahil magiging H na yan, wa ummi. Hindi na rin ito kailangan pang lumitaw dahil hindi mo naman itutuloy eh. No? O, sahil hindi ka tutuloy, so hindi na ito lilitaw. Hindi na yung lilitaw. Kung tutuloy ka, so lilitaw itong isang vowels. Pero kung hindi ka tutuloy,
hindi mo kailangan dahil magle-letter H lang to, wa ummi. See? Para malagay lang yun, kailangan meron siyang kasunod, hindi ka titigil, dederecho ka. So, pag dumiretso ka, may vowels to, may vowels ang mi, okay, dilitaw siya. Ayan ang signs niya. Wa ummihi, yun ay equal balit, letter Y. Okay? Wa ummihi, wa abi. Okay? Wa ummihi, wa abi. Okay? So, dito, hindi na lumitaw dahil wala ng words. Kita nyo? Hindi na lumitaw itong Y dito na ganyan. Bakit? Dahil nag-stop na siya dito, wa abi. H na lang ang lilitaw. So, hindi na lilitaw yun dahil nag-stop ka. Ganun din, pag nag-stop ka, even na mayroong part sa dito, na kahit sa dalawa, pero nag-stop ka, hindi yan lilitaw. Pero pag tumuloy ka, lilitaw yan. So, kung sa Quran, lumitaw, nakalagay ito, huminto ka rito, bagamat ano, dahil tumigil ka, alam mo, hindi na kailangan pambasahin yung, itong, hindi na, ummi. So, pag tumuloy ka, wa ummihi, wa abi. See? Wa abi. See? Anong tawag natin dito? Anong tawag natin? So, kailangan niyang maging mahaba dahil ito ay madda ng kasra, yung madda. So, suko nito, ito ay abi. So, pinag-aralan natin ng nakaraan yan, insha'Allah. Okay? So, ganun lumilitaw ang mga yaan. Now, paano nagiging 4 to 5 counts? Kapag ang kasunod dito ay madda, kapag ang kasunod niyan ay hamza, ito ay haba. Like for example, malahu, ulitin natin, no? Okay, malahu, lahu, okay. Malahu, then ang kasunod niya ay hamza. Hamza. So, okay, hamza. Meron bang bawel sa hamza? Meron, ah. Meron bang bawel sa itong gitna ng ha? Meron, ah. So, ibig sabihin, lilitaw na ang wow. Pero dahil kasunod niya ay hamza, ito ay nagiging madda, wow madda ng damma. Okay? Or ito ay nagiging madda ng kasra. Si, alam natin sa pinag-aralan natin nakaraan kapag ang madda, ito man ay alif, ya, wow, ay kasunod niya ay hamsa, anong labas? 4 to 5 count beats. So, ibig sabihin, halimbawa ito ay akhlada, akhlada, si akhlada, okay. So, mayroong sign pansa, nasa kahit na itong ha. Okay, lilitaw itong wow. So, magiging madda niya ito. So, dahil ang madda, wow, madda, ay kasunod niya ang hamsa, how many counts? Makikita sa Quran, magkakaroon niyan. Ganyan. 4 to 5 count bits. Kaya yun ang nakaraan natin pinag-aralan. Kung sa letter Y naman siya, no? Like, for example, sa letter Y naman siya, burahin ko ito, ha? Kung sa letter Y naman siya, okay. Magbigay tayo ng sample sa letter Y. Ta-a-ma-hi. Okay. Pa-a. Okay. Ila. Ila. Ta-a. See? Ta-a-mi-hi. Okay. Ta-a-mi-hi. See? Ta-a-mi. Now, meron bang vowel sa kasunod ng ha? Meron, kasra. Titignan natin ang kanyang kasunod kung may vowels din, okay? Anna. Like for example, Anna. Okay. Ta-a-mi-hi, Anna. May vowels ba ito? Meron. So, nakaipit siya sa may dalawang vowels ang ha? Oo. So, bibigyan natin siya ng yamadda. Now, ang tanong, ano ang kasunod ng yamadda? Hamza. So, kapag ang yang madda at saka waw madda o alif madda, ang kasunod niya ay hamsa, how many counts of bits? How many bits? How many counts? 4 to 5 counts. 4 to 5 counts, di ba? 4 to 5 counts. Okay? So, magkakaroon ito sa Quran. Makikita nyo, mayroon siyang madda. Ibig sabihin, 4 to 5 counts. Dahil sa kasunod niya ay hamsa. Okay? So, it is clear. Now, ang tanong, paano siya hindi lumilitaw? Okay, paano hindi lumilitaw ang mga ito? Okay? So ganito, mayroon siyang apat na rules. Of course, mayroong dalawang exemption sa banal na Quran. Mayroong apat na rules para hindi lumitaw ang dalawang ito sa hu-hu-hu. Okay? Okay, sa singular, hu-hua. Okay, now, for example. Una, fi-hi. Actually, ito ay fi-hu. Ah? Tandaan ninyo ang hu-hua. Third person, male, singular. Ito ay hu. Kaya lang ito, nagiging fihi dahil binabagay siya rito. Fihi, pero totoo, ito ay
Fihu. Okay, fihi. Okay, ang kasunod niya, halimbawa, hudan. Hudan, okay? Fihi, hudan. Now, ano, ito ang height inch natin. Itingnan natin ang magkabila kung may vowels. Okay, may vowels ba ang dito? Meron. Okay, yung katabi niya sa kabila. May vowels ba? Wala. So, ibig sabihin wala siya sa pagitan ng mayroong vowels. Ang isa ay sukun, ang isa ay mayroong vowels. So, ang sabi natin, dapat na sa pagitan siya ng dalawang vowels ay itong vowels na ito. Kahit na ano, basta may vowels sa mga letra, lilitaw yung pampahaba. Okay? Pero dahil ito ay sukun, sukun, hindi lilitaw ang pampahaba. Hindi lilitaw dahil walang vowels ito. So, ang basa, pihihudan. Pihihudan, one count. Pihihudan. See? Dahil walang vowels yan. Yan ang isa kung bakit hindi lilitaw ang mga ito na sila. Okay? Number two, kapag number two, like for example, ismuhu. Okay? Ismuhu. So, tandaan ninyo, lumilitaw lang ito palagi sa huli ng H na ito. Now, ismuhu. Okay? Lagay natin dito, ma, si, ismuhul, masiha. Okay, like example, masiha. Okay? Masiha. Now, titingnan natin dito ang ha, itong ha, damma. Okay? Nalagay ko bang wow? Titingnan natin. Mayroon bang vowels sa ulan niya? Meron. So, titingnan natin sa kabila kung mayroong vowels. Ito, may vowels bang kasunod niya? Wala. So, ibig sabihin kung walang vowels, hindi siya magkakaroon ng wow. Or kahit na kasra, kung ay dito kasra, hindi magkakaroon. Dahil walang vowels ito, dapat parehong mayroong silang vowels. Iyan ang number two kung bakit hindi sila lilitaw. Okay? Number three, para hindi siya lumitaw, like for example, ya. Okay? What's this? Ya lam hu. Ya lam hu. Okay? Ya lam hu. Okay? Ya lam hu. Then, ya lam hula. Ibig paglagay natin ang pangalan ng Allah. Ya lam hula. Okay. Now, ito ang ha. Titignan natin kung nasa pagitan silang dalawang vowels. Meron bang vowels ang kanyang kasama? Sa unahan, sa words? Wala. Sa isang words, meron bang vowels? Wala. Parehong sukun. So, ibig sabihin, parehong sukun, hindi lalabas ang wow o kaya yung kasra. Walang lalabas dahil ang kasunod niya ay parehong sukun. Eh kung ang yung isang sukun lang, eh hindi siya lumalabas, pareho pa kayang walang sukun. So, hindi rin siya lalabas. Yan ang number three kung bakit hindi lalabas itong dalawang ito. Number four, last, kung paano siya hindi lalabas kapag halimbawa, irje. Irje. See? Irje. Okay. Irje. Ngunit ito ay sukun. Sukun ito. Okay? Sukun siya. Sukun. Irje. Sukun. Wa. Like for example, wa. Wa akha. Okay? Wa akhahu. Okay. Okay. So, meron bang sign ito? Meron ba? Sa pagitan ito, hanapin natin pagitan niya. Meron ba sign vowels? Meron. A. Tabi niya. Meron. A. So, dapat lumitaw yun. Hindi. Eh, so kung lumitaw, paano lalabas? Wala siyang damma. Wala siyang kasra. So, ibig sabihin, hindi rin lilitaw ang damma or kasra dahil suko nitong nasa unahan ng, nasa hulihan ng RG. RG. So, suko. Even na meron vowels, nandoon ang vowels, pero dahil sukun, hindi lilitaw. Kung meron siya na siyang kasra, dahil nandiyan ang mga vowels, lilitaw ang dama, lilitaw ang dama. Pero dahil sa sukun siya, hindi siya lilitaw. See? Pero mayroon dalawang exemption sa banal na Quran na kailangan niyong malaman, baka magtaka kayo, mayroon dalawang exemption sa banal na Quran. Matatagpuan niyo ito. Una, chapter 43, verse 7. Makikita niyo sa chapter 43, verse 7, ang alipawa, yardau, ha? Yardahu. See? Yardahu lakum. Yardahu lakum. Okay? Lakum. So, makikita nyo ang ha, meron ba sign na vowels ang kasama niya sa words na katabi niya? Meron. Ang kasunod na words, meron ba vowels? Meron. See? So, dapat lumitaw siya. Pero bakit hindi siya lumitaw? Iyan ang sinasabi natin isang exemption. Dapat lumitaw siya, may vowels sa pagitan niya, nasa gitna siya lang, may dalawang vowels, pero hindi siya lumitaw yung damma na maliit. So bakit? Dahil ito ay exemption. Yan ang isang exemption sa Quran na hindi nyo makikita
ang damba, bagamat nandoon ang kanyang rules, nandoon ang kailangan makita para lumitaw yung lumabas yung pampahaba niya sila, pero dahil dito, exemption ito. Another exemption makikita nyo ay sa chapter 25 verse 69, na kung saan nakalagay naman doon, wayaklud, like for example, wayaklud, wayak, wayaklud fihi, wayaklud fihi, okay, wayaklud fihi, muhana, compensation, pag tinuloy mo, muhanan, okay? So now, sukun, ito ang ha, titignan natin ang madalang vowels, meron ba sukun, meron ba barto, wala. Meron ba vowels to? Meron. So dapat hindi linitaw niya dahil sukun lang yon. Pero makikita niyo sa Quran, nakalabas yung kanyang sila. See? Yung kanyang connective na pampahabang man. So ibig sabihin, dapat hindi lumitaw yun dahil wala naman vowels ito. Ito lang may vowels, dapat para may vowels para lumitaw yun. Pero bakit lumabas? Ibig sabihin, ito ay isang exemption sa banal na Quran. So madalawa ang matatagpuan niyo sa banal na Quran na may exemption. Ito ay 25, chapter 25, verse 69, at chapter 43, verse 7. So dadako tayo sa hadihi. Ibig sabihin, kung mayroong huwa, of course, mayroong hadihi siya. Huwa, ito ay pwedeng gamitin pang lalaki or male, masculine objective, no? Huwa. Ibig sa mas mga objective, itong huwa pwedeng gamitin, sapagkat sa Arabic grammar, ang kahulugan ng huwa, ito ay pantao siya, or pwedeng ito, o iyan. So, objective, ano ba, magamit iyan. See? O, ang hadihi naman, pwedeng gamitin for her, siya. No, for her, siya, or iyan din. Okay, for objective. So, ibig sabihin, masculine and feminine ang salita kasi ng Arabic. So, huwa is a masculine word, and hadihi is a feminine word. So, hadihi. Okay. So, binabasa nito double count sapagkat meron doon nakataguyan na hamsatul wasal all alif madda. So, hadihi. Okay? Hadihi. So, ito ay ha. Ito ay may vowels. See? Hindi nag-iiba yan. Hindi na mawalang vowels. Palaging magkasama yan. So, meron lang itong tatlong rules. So, kapag ang kasama ng hadihi, hadihi ay mayroong vowels. So, nasa pagitan na siya, ng vowels, like for example, hadihi, bida'at, bida, okay? Bi, ba, so, bida'atun. Bida'atun. Okay. So, bida'atun. So, itong ha, mayroon vowels sa pagitan ng mayroong vowels. Pareho may vowels. Nasa gitna siya ng may vowels. So, linitaw yan. Diba? Yun ang rules talaga eh. Ang next rules niya, ang hadihi, hindi naman nag-iiba yan. Tandaan ninyo. Hadihi. So, yun na. Hindi naman nawawala yung vowels sa kasunod dahil fix yan eh. Okay? So, titignan naman natin ang kanyang kasunod. Kung ang kasunod niya ay mayroong vowels, okay, lilitaw yan. May vowels eh. Okay. Okay? So, ummatakum. Okay? Umma. Lagyan natin umma. Ummatakum. Okay? Ummatakum. See? May vowels. Nasa pagitan siya. Lubitaw siya. Anong kasunod niya? Nang yamadda, ya ito. Hamsatul, hamsa. So kapag ang yamadda, alikmadda, wamadda, yamadda, kasunod niya, hamsa, Americans, 4 to 5 count beats. So 4 to 5 count beats. So hadihi, makikita niyo ito, magkakaroon siya ng sign na madda. 4 to 5 counts bits. Okay? So, para naman hindi lumitaw itong hadihis na ito, hadihi, so kailangan ito, hindi nababago yan, sabi ko sa inyo, kailangan dito ay sukun. Wala siyang vowel para hindi siya nasapagitan ng vowel. Like for example, na asya. Like for example, hadihis sajara. Okay? Hadihis sajara tun. Okay? So, may vowels. Nasa pagitan mo siya na may vowels pa to, wala. So, hindi lilitaw ito dahil walang vowels ito. Okay? So, yan ang sahadihi naman sa
feminine words from feminine female object, you know, female objective, okay, female object. So so feminine words, okay, hadihi fix yan. So titingnan niyo lang kasunod ng ay na ito, kung ito ay mayroon, ang kasunod niya ay mayroong vowel, so nasa pagitan na siya ng vowel, kailangan niyo lumitaw. Kung ang kasunod niya sa pagitan ito may vowels, okay, lilitaw, pero titingnan niyo baka hamsa 4 to 5 counts ang kanyang madda. Hadihi ummatukum matukum. See, dito, dahil walang vowels, may vowels, no? Wala siya sa pagitan, may vowels. Hadihi shajarata. Diretso lang. Hadihi shajarata. Okay? Hadihi shajarata. Magiging age ito kapag kayo ay nag-stop. So, ibig sabihin kahit ito ay A, hindi yan binibigyan ng ganyan, nasabi na hadihi shajaratan, shajarata, siya hindi. Kung tutuloy yung hadihi shajaratan, pero kung titigil kayo, wala na ito. Magiging letter H na lang itong tamarbutan. Okay? So, iyan ang rules natin sa all in all mad, nakatatlong lesson tayo. Inshallah, I hope naging maliwanag ang lecture natin. So, inshallah, sa susunod ay dadakuhan ko kung saan ang subukan natin pag-aralan kahit konti lang ang pagko-combine ng lam-alib. No? Ito ay marami kasi sa Quran ang lam-alib nakalilito. So, mag-show tayo ng mga sample na sa ganun ay pag nagbabasa tayo, may babalikan tayong sample o ma-memorize natin. Alhamdulillah, hindi tayo malalagay sa kahirapan pagdating sa mga combination o pinagdudugtong ang lam-alib. Minsan ang lam-alib na ito, ang alib ay nagiging alib-madda. Minsan naman siya ay nagiging alib. So, kailangan natin malaman ang rules niya. Of course, pagkatapos, dadakuha ko sa anabar, yung asen, na kung saan kapag tumitigil kayo o may mga salita sa Quran na nawawala na lamang, continue man o sila yung mistap, nawawala yung letra, pero dapat nandoon yun, yung tinatawag na nabar, hindi dapat nawawala yun, yun ay asen, mayroong asen na dapat ipakita mo doon, inshallah, malalaman din natin ang rules na yan, inshallah. Wakradan, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.